sa mga kauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, ilinto ang gamay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang ilinto ang gamay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat na naman sa Panginoong Diyos, nagbigay sa atin ng mabuting kalagayan, kalusugan. No, pinag-iingatan tayo sa buong linggo. At salamat sa Panginoong Diyos na pati ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, pinag-iingatan din sila. Mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat, nandito na naman ang ating palatuntunan, no? Ginintuang gabay, sa English, Golden Guide. At sa aking dialect nga Cebuano, Bulawanong Giya. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, na sa gabing ito, no? Bago tayo magpatuloy, maganda talaga, mga kaibigan, pakinggan muna natin kasi meron na akong mga kasamahan o mga kaibigan na nagdiwang sa kanilang kaarawan, no? Ipatugtog muna natin, no? Marami man din sila, hindi na lang natin banggitin ang pangalan, no? Sa inyo itong lahat, no? These songs is dedicated to all those who are celebrating their birthdays for the first week or at this moment or this coming week. So, advance happy birthday, belated happy birthday, and happy birthday those who are celebrating their birthday at this moment. So, let us listen this song, birthday songs to all our friends who are celebrating their birthdays. So, let us pakinggan natin, mga kaibigan, happy birthday, aking mahal. Maganda to, no? Kahit na kabalik-balik, pero maganda mensahe para sa kanilang lahat. Happy birthday, aking mahal. Ito ang isabi sa kanilang mga mahal, sa buhay, sa kanilang mga asawas, sa kanilang mga anak, o sa kanilang mga lulo, o sa kanilang mga apo. Kung sino man sa kanilang nagdiwang sa kanilang karawan. Ito, mga kaibigan, pakinggan natin. Ang langit ko'y nagbubungkal.
Happy birthday, aking mahal. Ang tanging wala nang sa iyo may iaalay. Ay ang dalangin ko na sa'yo magbigyan ka. Ang ligayang tulad sa iyo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matunta sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad. Hindi maraming pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matunta sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad. Hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Salamat sa napakinggan ating awit, mga kaibigan, para sa ating mga kaibigan at mga kapatid, kapwa Kristiyano, kapwa manggagawa OFW, kapwa Pilipino, lahat na, mga kaibigan at mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, no? Para sa kanila to. Mga kaibigan, isunod na naman natin ang ating gospel song, maganda to. Yung nakalipas na linggo, ang ipinatugtog natin dito, mga kaibigan, I surrender all to Jesus or to our Lord Jesus Christ. Ngayon naman, mga kaibigan, maganda to, no? Yung lahat ng sumurinder ng Panginoong Diyos at nagsubmit sa kanilang sarili, ito na naman, maganda tong awit na to na mayroong malaking mensahe sa ating buhay. Ang title, mga kaibigan, Come Holy Spirit, I need you. Yan. Maganda yan, mga kaibigan. No? Halina, Espiritu Santo. Kakailangan kita. Pakinggan natin, mga kaibigan. Come, Holy Spirit.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, sa napakinggan natin very solemn song. No, come Holy Spirit. So, why don't you invite the Holy Spirit to come in your life? So, mga kaibigan, if we are really Christians or born again Christian, any denomination of Christianity religion, so this is our part to invite the Holy Spirit to come in our lives, mga kaibigan. Mga kaibigan, salamat, magpatuloy tayo. Meron na lang tayong 20 minutes, salamat sa Panginoong Diyos, no, na accomplish natin, pinatugtog natin ang birthday song sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, bigyan ng habang buhay, at tagpuin ang lahat ng pangangailangan, no? At mga kaibigan, salamat sa gospel song, no? Talaga ang gospel song mayroong talagang malaking mensahe, hindi lang maliit, no? Malaking mensahe sa ating buhay at makaisip tayo ng maganda, no? Sa sinabi ko na dito, kapag if we are Christian, so let us patronize the songs of our fellow Christians, Christian singers, no? Maganda yan, mga kaibigan. Makabigay na sa atin ng lakas upang maaari tayong mapatuloy tayo. Nabunol naman nating Tagalog. Pasensya, mga kaibigan, kung mga Tagalog. No, ulitin ko ang inyong mga ngaral dito sa Ginintuang Gabay, sa Mang Cebuano. Pasensya kayo sa kung aking Tagalog. Medyo baluktot pa. English natin, crooked din. Pero salamat, no? Gusto ko lang makapaglingkod ako sa inyo bilang lingkod ng Diyos din, no? Bilang mga ngaral mula sa Cebu, Lapu-Lapu, Philippines. Salamat, Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang ating tema sa gabing ito, let the Holy Spirit empowers our lives. No? Hayaan natin o payagan natin ang banal na Espiritu ang siyang maggabay empowers o mayroong empowers sa Cebuano to. Mga kaibigan, tugutan nato ang Espiritu Santo mo magagahom. Sa Tagalog, empowers, medyo hindi ko alam to. Payagan natin ang banal na Espiritu, ang siyang, no? Sundin natin ang kaniyang gabay, ang kaniyang liwanag sa ating buhay, no? Payagan natin ang kaniyang kapangyarihan, ang o mapailalim, mapasailalim tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mga kaibigan, basahin natin dito sa Gospel ni San Apostol Juan sa kabanatang 14 sa talatang 26. Maganda to, mga kaibigan. No, dito nagsimula ang ating sitas mula sa banal na aklat, no? Basahin natin una sa English, tapos Tagalog, at isali ko din ang aking dialect kasi baka magtampo ang aking mga kapwa Cebuano na kahit man lang katiting, pero kahit saan ako magpunta, mga kaibigan, lalo na ang format dito sa istasyonan na to, na Tagalog, nakalagay doon sa ano, Tagalog, mga kaibigan. Pero nakahalo man ba sa English at sa Cebuano, salamat, no, na sinali nila doon. Para makumpleto, merong English kunti, no, majority Tagalog, kahit baluktot pa ang Tagalog, at kunting Cebuano. Basahin ko na, mga kaibigan. Abasahin ko na, no? Sa Ebanghelyo kay San Juan, o Apostol Juan, sa kabanatang 14 sa talatang 26,
Maganda to. Sinabi to sa Panginoong Hesus at isinulat ni Apostol Juan ang kanyang apostolis, isa sa mga lingkod ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu, ang banal na Espiritu o Espiritu Santo na susuguin ang Ama. Sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Na sa aking sibuano. Apan ang malalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, og magapainumdom kaninyo sa tanan akong gisulti kaninyo. Pagkanindot mga sibuano sa atong nadunggan, no? Sa mga pulong sa atong Ginoong Hesus, ngang Espiritu Santo ipadala sa atong langit nung Amahan, aron magpainumdom kanato, mao na maminaw kas mensahe og sa mga pulong sa Dios aron ay Espiritu Santo na ipahinumdom kaniya kanato. Kay kundi ka maminaw sa pulong sa Dios, unsa may pahinumdom sa Espiritu Santo? Yan ang dahilan. Pakinggan natin ang banal na aklat, ang mga salita, ang pangangaral ng mga ngaral sa lahat ng mga lingkod ng Dios upang mayroong banal na Espiritu Santo magpaalala sa atin. Kapag hindi ka makikinig sa mga salita ng Diyos, ano ang ipaalala sa Espiritu Santo o banal na Espiritu sa iyo kapag wala kang napakinggan sa mga salita ng Panginoong Diyos mula sa banal na aklat? Mga kaibigan, magandang magdasal na naman tayo, mga kaibigan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat ang banal na Espiritu ang siya na naman magbigay ng liwanag o karunungan upang maintindihan namin ang iyong banal na salita o mga salita mo na kahit matagal ng panahon na isinulat sa iyong lingkod, iyong apostol na si San Juan. Salamat na maaring kahit anong oras o panahon maaari namin mapakinggan at mababasa. At salamat, Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu magbigay sa amin ng katalinuhan upang maintindihan namin ang iyong banal na salita. Ama, wala kaming magagawa sa gabing ito. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, no? Salamat sa Panginoong Diyos na napakinggan natin ang Espiritu Santo, mga kaibigan. Malaking trabaho sa buhay ng mga Kristiyano, no? Siya ang magpaalala sa atin at siya ang mga kaibigan. Siya ang magbigay sa atin ng liwanag, no? Kapag gumawa ka ng kabulastugan o mga kasamaan o kasuklam-suklam na kasalanan, walang iba, ang banal na Espiritu ang siyang magpaalala sa iyo, no? Yung konsensya mo, kapag hindi ka makonsensya, nakagawa ka ng kasalanan, parang makatulog ka ng gabi na mangmahimbing na walang nag-udyok o walang nagano sa iyong isip na, uy, tumigil ka na sa iyong kasalanan. Na kapag wala ng ganyan, mga kaibigan, delikado ka. Kailangan ka ng sumuko, sumurinder, at isabmitar
ihandog mo ang iyong sarili sa Panginoong Diyos. Kapag ikaw ay Kristiyano, huwag kang tumalikod, no? Mananatili kang bilang Kristiyano upang ang Espiritu Santo mananatili din sa iyo kahit anong panahon. Lahat ng oras ating buhay, maaari siyang magpaalala sa iyo at magbigay sa iyo ng liwanag at maggabay sa iyo, mga kaibigan. No? Dati, mga kaibigan, hindi pa isinilang ang anak ng Diyos. No? The Holy Scripture or the Bible was given by God the Father. Ang banal na aklat binigay ng ating Panginoong Diyos Ama. Pagkatapos, hindi yan sapat. No? At alam natin, isinilang ang kanyang bugtong nanak. So, Son was given by the God the Father. So, dalawa na. Ang Scriptures or the Holy Bible was given. Pagkatapos, isinilang ang ating Panginoong Diyos. The Son was given. His Son, His begotten Son, was given. Ang ating, walang iba, ang ating Panginoong Diyos. At sa huli, mga kaibigan, no? Ang huli, panghuli. The Spirit of God or the Holy Spirit was given when the Pentecost, no? At the time of the apostle, sa panahon sa mga apostolis, no? Mula sa ang Panginoong Diyos umakyat doon sa ulap, no? Ang Espiritu Santo, mga kaibigan, dumating sa kanilang buhay. Mga kaibigan, ang mga apostol, nabigyan sila ng talino, nabigyan silang lakas, nabigyan sila ng ano na sila, hindi na sila natatakot, hindi na sila mahihiya dahil puspos sila ng panal na Espiritu. Yan ang trabaho sa Espiritu Santo, mga kaibigan. No? Malaki ang trabaho ng Espiritu Santo. Ang kailangan kapag siya ay nagpaalala sa iyo kung ano mang kasalanan mong nagawa, mga kaibigan, kailangan kang sensitibo, no? Yung spirit na espiritu natin, yung konsensya natin, yung espiritu ng Panginoong Diyos, doon siya nagbigay ng liwanag, no? The last na binigay ng Panginoong Diyos. No, yung primero, kasulatan, binigay na. Ang kaniyang bugtong nanak, binigay na. At ang huli, no, wala naman physically ang ating Panginoong Jesus dito sa mundong ibabaw, ang ibinigay, ang Spirit, ang banal na Espiritu na kailangan nating pakinggan kapag ikaw ay sa isip mo na napakig-usap ang Holy Spirit, uy, tumigil ka. Huwag mong gawin yan. Kasalanan yan. At hindi yan kaya-aya sa mga mata ng Diyos mo o sa Diyos nating paniniwalaan. Yan ang trabaho ng Holy Spirit, mga kaibigan, na kapag ikaw wala pa, hindi ka pa Kristiyano at nais mong tanggapin, you can invite also the Holy Spirit to come in your life. The Holy Spirit, if anybody to invite Him to come in their lives, He's willing to come on their lives, mga kaibigan. No, willing ang Espiritu Santo kahit sino, kapag hindi ka pa Kristiyano, at nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus, pagkatapos, alukin mo. No? Sabihan mong Holy Spirit na halika, Holy Spirit. Nandyan siya, mga kaibigan. At kapag ikaw ay Kristiyano, pakinggan mong mabuti ang sinabi ng Holy Spirit. No? Merong mga secular sayings. The Holy Spirit daw para sa kanila. Secular na yan, mga kaibigan, ha? The little voice of God. That is for them. No? Point of view
for the seculars, but for us, this is not the little voice of God. The Holy Spirit is very important in our lives. Kailangan mahalaga siya sa ating buhay kasi ang banal na Espiritu wala nang iba. Maaari siyang gumamit ng tao na magpaalala sa iyo o magpabalik sa iyo kapag ikaw man ay nahiwalay sa Panginoong Diyos. Ang Holy Spirit, no, maggapay sa tao, pati sa mga ngaral. Yung mga ngaral, ang isip, mga kaibigan, hindi pera ha, kasi mayroong mga tao nag-preach, nangangaral sa salita ng Diyos, hindi ministry. Ang utak, puro pera. Pero kapag ang tunay ng lingkod ng Diyos, ang isip, ang kapakanan ng lahat ng tao na ikaw Kristiyano, kailangan mananatili ka at kailangan kang magpatuloy sa iyong pananampalataya at kailangan kang sumunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Panginoong Diyos. Yan, mga kaibigan, ang tunay na mga lingkod ng Diyos. No, mapakumbaba sila. The Holy Spirit cannot empower in the lives of the Christian if they are not humble, if they are not honoring the Holy Spirit, if they are not practice the holy life. That we could see in the lives of those who are really servants of God, mga kaibigan, of those who are really empowered by the Holy Spirit. Yan, makita natin yan, mga kaibigan. No, sana sa gabing ito, medyo bitin man ang ating oras, meron itong parto, kailangan ikaw makikinig sa Holy Spirit at mananatili ka kasi ang dati nating buhay makasalanan. Once we accepted the Lord Jesus Christ, our lives now, was cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. If we will depart and if we will stop serving the Lord, you are very dangerous. The bad spirit was departed from you before, at the time when you accept the Lord Jesus Christ. He will bring saving evil spirit. And if you will not continue to serve the Lord, the bad spirit before was empowered you before. Delikado, mga kaibigan. Very dangerous. Ito ang minsay sa gabing ito. Kapag Kristiyano tayo, mananatili tayo at mapakinggan natin ang banal na Espiritu. Not through our conscience, mga kaibigan. Dito lang muna tayo, mga kaibigan, no? Ang mga nagpatuloy, naglilingkod sa Panginoong Diyos at guided by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit, they are still serving the Lord and practice holy living, no? Sinunod ang kaluban ng Diyos. Mga kaibigan, magdasal tayo bago tayo magpatuloy. Bago tayo magtapos at ipagtuloy natin sa sunod na linggo ang mensahe na ito. Mga kaibigan, magdasal na tayo. Panginoong Diyos, salamat ang banal na Espiritu. Salamat ngayon siyang magpaalala sa amin sa lahat na pakinggan namin. Yung utos mo, yung kalooban mo sa aming buhay, Panginoong Diyos. Talagang wala kaming magagawa. Sana katulad kami sa iyong mga lingkod, puspos ng banal na Espiritu, wala na silang takot, Panginoon, na pangangaral ang iyong banal na salita sa lahat ng tao. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa sa gabing ito. Ito aking dalangin, Ama. Sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Huwag dito nagtatapos ang ating palutuntunan, mga kaibigan, sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ako'y inibig mo. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay.
At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM kasama ng lingkod. 104.6 Planet FM, making connections with your community every day. With funding support for New Zealand On Air. Mga kaibigan at mga kapatid, no, mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak, sana pinagpala sa tayo sa Panginoong Diyos. Kailangan natin ang Holy Spirit. Sa aking mga higala sa Cebu, kinahanglan nato ang Espiritu Santo na mo'y magagiya, magagahum sa atong kinabuhi. Di nato tugutan si Satanas, mo'y magmando sa atong kinabuhi, kundi ang Espiritu sa Ginoo mo'y magmando sa atong kinabuhi. Sana mga kaibigan at mga kapatid, pinagpala tayo sa gabing ito. At palam sa inyong lahat, dinhin lang sa mga kutob, mga kaigsunan. Amen. You're Tita Miriam. And Tito Oscar. Here to give you bits and pieces of information essential to a happy and healthy living, and updates on Philippine news and events and community activities. Listen every Saturday at 5:55 to 6:40 p.m. or anytime online.